kalikasan mo ay sana'y magtagumpay. Handog sa iyo ng pag-ibig kong tunay. Malayo man tayo, magkayakap pa rin. Sa aking panala, kayo'y aking kapili. Sa aking padala, kayo'y aking kapili. Salamat, Jesus. Pantay na ba? Oo, oh, Ali, pantay na. Omar, okay na ba? Opo, Daddy. You did a good job. Pero, Ali, kailangan ba talagang nakalagay yan dyan? Hindi. Sa bagay ito sa opisina. Sa opisina ko. Tay, dito na po ba talaga tayo titira? Hindi ba, anak? Napaliwanag ko na sa'yo yan. Opo. Bakit ba? What about my school? Eh, hindi ba? Dito ka na nga mag-aaral. Mamimiss ko po yung mga kaibigan ko sa Dubai. Omar, madali namang magkaroon ng mga bagong kaibigan eh. Oo, at saka alam mo, dito na kami pinanganak at lumaki ng nanay mo. This is our home. Ito, atin to, bahay natin to. Si Lolo po ba tsaka si Lola titira rin dito? Hindi, pero dadalawin natin sila. Malayo po ba dito yung lanaw? Lanaw? Medyo malayo. But siyempre, we'll always find time to see them. Kung gusto mo, tawagan mo sila. Tapos sabihin mo, mag-vacation sila dito. Ayos! Gusto ko yun! Tay, tignan mo yung kwarto ko! Tignan mo kung anong ginawa ko! Baka tinulungan ka ng nanay mo. Hindi po. Gusto na nga po akong tulungan eh. Sabi ko po, kaya ko na po yun! Oo, very good yung anak mo. Nagustuhan mo ba yung kwarto mo, anak? Opo, Mami. And I'm happy because tinupad niyo po yung promise niyo. Kaya ngayon, may sarili na akong kwarto. Oy, pero kailangan tuparin mo rin yung promise mo sa akin na ikaw ang maglilinis ng kwarto mo dahil wala tayong katulong dito. Yun lang pala eh. Kayang-kaya ko yun. Alam mo, ikaw, manang-mana ka talaga sa... Ano? Naku, sa kayabangan, sa'yo, mana. Ayan, kayong mag-ama, mayabang kayo pareho. Ay, naku. O sige, ilagay mo yun. O, teka, sandali ha. Baka nagugutom na kayo. Paghahanda ko muna kayo ng pagkain, ha? Kayo muna dito. Sige. O, ito. Tignan mo na. Sige, sandali lang. O, dahan-dahan na yung mga babasa din. Okay. Ali. Maganda tong bahay na nakuha mo, ha? Salamat, ha? Alam mo, muntik na nga namin hindi matawaran to sa may-ari eh. Buti na lang nakiusap ako. Sabi ko, hindi na nga ako babalik ng Dubai. Totoo na ba yan? Hindi pa ba enough na proof yan? Inuwi ko na yung buong pamilya ko dito. Seryoso ka pala doon sa mga sinabi mo sa email. Sa bagay, naniniwala ako sa'yo. Kasi ikaw yung tipo ng tao na pag nag-desisyon na, eh pinal na. Kilala kita since college. Saka, ay, ali ka na. Realize ko na tumatanda na tayo. Ali, teka lang, ikaw lang ang tumatanda. Kita mo itsura ko. Binatilong-binatilo, teenager, grooving-groovy. Uy! Ako, teka, tama na nga yan. Halika na, kain na. Teka lang, masarap to ah. Namiss ko to. Ay, oo nga pala, no. Medyo matagal-tagal na rin, hindi ka nakakain yan. Di ba yung unang pinatayo nga sa'yo yan, yung... Graduation mo! Oh. Saka lahat ng okasyon ng buhay mo, ito ang handa mo. Zoraida, paano nga pala yung pagiging nurse mo? Ay, nako, George. Hindi na ako magna-nurse kasi full-time housewife na lang ako ngayon. Uy, huwag mo nila lang ang pagiging housewife. Hindi naman sa ganon. Ang ibig ko lang sabihin, syempre kailangan dito muna ako lumagi sa bahay para matutukan ko tong si Omar dahil maninibago yan dito. Ah, iyo. Ikaw ba'y marunong kang magsalita ng Tagalog? Opo. Tagalog po ang usapan po namin sa bahay sa Dubai. Pero meron din pang konting English. Tapos, meron din po konting Arabic.
Bakit mo nga naman napakatatas magsalita nitong anak nyo? Magalang na, matalino pa. Ang galing mo talaga magpalaki ng anak, Ali. Ay. Ang galing kung wala ka, hindi lalaki ng ganito anak nyo. Yan ang ibig ko sabihin. Akala ko nakalimutan mo ko eh. Oh, teka lang. Hindi nyo ba ako pa-upoy para kumain? Kumain na. Tara. Miss ko talaga ito eh. Kasi, pwede kayo mga kwentuhan ng kwentuhan dyan eh. Pala. Ali, ano ba ang plano mo? Baka matulungan kita. Yun nga eh. Kailangan ko talagang tulong mo. Gusto sana kitang kunin maging partner kasi bala ko magpatayo ng sarili kong architectural firm. Kain na tayo. Kain na. At lalamig yung pagkain. Sige, huwag kang mahiya, ah. Oo. Ako pa. Kailan ba ako nahiya sa inyo? Biro lang. Sige, ayan pa, oh. Kayo? Sige. Hindi, kain kayo. Parang kulang pa sa'yo yan. Hindi naman. Kaya naman sa bahay kasi kapag lang kinakain ko. At least dito mo. Alam, biro ka talaga. Tulog ka na, ha? Nay, kwentuhan niyo po muna ako. Kwento? Anong kwento gusto mo? Kahit ano po, di po ako makatulog eh. Ano bang maganda? Kwentuhan na lang tayo. Naalala mo pa ba yung mga kaibigan mo sa Dubai? Opo. Ano po kayang ginagawa nila ngayon? Alam mo, huwag mo na lang silang masyadong isipin. Total sigurado naman ako na kung pumapasok ka na sa school dito, marami ka rin magiging bagong kaibigan. Talaga? Oo naman, sigurado yun. Bakit pa po ba lumipat tayo rito? Kasi gusto namin ng tatay mo na dito ka sa Pilipinas lumaki. Eh, Nay, malaki na po ako, di ba? Oo nga naman, ano? Paring Alwin, pwede ka bang maabala? Pare, ako pa. Pare, kahit anytime mo ako abalain, istorbohin, business partners tayo, ano, atin? Naalala mo ba yung kaibigan kong nasa Dubai? Yung kachokwarang ko since college? Ah, oo, yung Muslim. Oo, siya nga. Teka lang, ha. Tari. Tari. Si Ali. Si Alwin. Alwin, si Ali. Ah, siya nga, oo. Eh, ang totoo niya kasi, last week dumating sila rito. Ang tagal niya sa Dubai. Oo, mga 10 years din ako dun. Oo, eh, ang totoo niyan, eh, bumalik siya sa Pilipinas kasama yung pamilya niya. Eh, mag-i-stay na sila rito for good. Ngayon, eh, balak niyang makisosyo. Eh, naisip ko naman na kailangan natin isa pang partner. Eh, di ba, plano rin naman natin mag-expand ng firm natin. Alam mo to si Ali? Ang galing nito, mahusay to. Maraming connection, tsaka well-experienced to. Teka muna, paring George. Nagde-desisyon ka ba? Hindi naman, paring Alvin. Pinagmamalaki ko lang sa itong kaibigan ko. Binibida ko lang ba? Ano nga name mo ulit? Ali. Ali. Ali, short for Alexander ba yun? Hindi, Ali lang. Ali, ilan na ba asawa mo?
magpalamig muna kayo. Uy, thank you. Wala na, nag-abala ka pa. Salamat, ha. Diyos lang yan, eh. Thank you. Sige, o maiwan ko muna kayo, ha? Sige, sige. Pasensya ka na nga pala kay Alwin, ha? Kasi, mainit lang talaga ang dugo niya sa mga Muslim. Bakit naman? Gawa na ang tatay niya kasi militar. Nabatay sa inkwentro ng mga Muslim. Hindi naman lahat ng mga Muslim. Alam ko, Ali, parang kasalanan ko pa nga lahat kung bakit dinala-dala pa kita doon ng hindi ko pinaalam sa kanya. Aba, okay lang yun. Siguro nagkamali lang tayo ng timing. Pwede naman tayo bumalik doon, di ba? Tsaka, pag ako naging partner niyo na, kailangan din namin maging kaibigan kami dalawa, di ba? Oo nga. Ang ibig mong sabihin, hindi ka galit kay Alwin? Dapat ba akong magalit? Kasi... napatay ang ama niya. Naiintindihan ko yung nararamdaman niya. May puntos ka rin. Omar? Ayoko na bang pumasok sa school! Omar, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Bumalik na po tayo sa Dubai. Omar, buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo. Omar! I want to talk to you. Omar? Ano pa nangyayari sa'yo, anak, ha? Di naman po sila friendly. Bakit? Ano ba nangyari? Tinutukso nila ako. Tinutukso ka nila? Paano tukso? Weird daw ako. Weird? Bakit daw? Sabi ko sa kanila, hindi ako kumakain ng baboy. Oh, yun lang? Anak, totoo naman yun, hindi ba? Anak, hayaan mo sila. Huwag naintindihin yun. Wali ka. Tingnan natin, may mga assignments ka ba? Ha? Para maturuan kita dahil mamaya may pupuntahan pa si nanay, ha? Naintindihin yun, ha? Masasanay din sila sa'yo. Masasanay ka rin sa kanila. Ano nang sabi ng business partner ni George? Ha? Ano pa daw eh? Pag-iisipan pa raw. Alam ba niya, nabigatin ka? Yabang talaga nitong asawa ko. Bakit naman hindi? Di ba, hindi na uso ngayon ng pagiging humble? Tsaka ikaw na rin nagsabi, di ba, that the competition is very, very tough. Kaya dapat sinabi mo sa kanya kung saan ka nagtapos at kung anong natapos mo. But better yet, sana sinabi mo sa kanya yung mga projects na hinandal mo sa Dubai. Basta, tutulungan tayo ni George. Kasi naman eh, bakit hindi ka nalang mag-solo? Alam mo kasi, mahirap mag-solo. Lalo na't hindi ko pa alam ang kalakaran dito. Kaya mas praktikal para sa mga nagsisimula, katulad ko, na may kasamang mapagkakatiwalaan talaga. Paano kaya kung kayo na lang ni George ang mag-partner? Alam mo, maliit lang yung industriya ng architecture. Baka pareho lang kaming masira eh. Huwag ka mag-alala, maayos din namin lahat na to. Oo naman. Sigurado ko. Tutulungan din tayo ni Allah. Alam ko. Napag-usapan niya na ba yung pagiging Muslim mo? Si Omar, kamusta? Tulog na tayo. Naantok na ako. Baka na. Omar? Omar, alika rito. Tulungan mo muna ako sandali. Po. Anak, pwede bang pakilabas mo muna tong basura, ha? Sige po. Sige. Salamat. Hi. Hello. Diyan ka nakatira? Oo.
Do I know you? No, you don't know me yet. By the way, I'm Alice. I'm Omar. Omar? Yes. That's a cute name. So, ikaw yung transferee. Wait, ikaw ba yung nakaupo sa... Sa front row. I remember you. Magkalapit lang pala tayo eh. We live in the next village. Paano ka nakarating rito? Sa'yo ba yung bike niyan? Oo. Pwede bang magbike yung babae? Ang weird mo naman. Ngayon ka lang ba nakakita ng babaeng nagbabike? Sige, sandali lang ha. Tatapong ko lang to ha. Good morning. Good morning. Bata, break muna ha. Kain muna kayo. Ayan, oh, masarap to. Paborito mo to. Kain muna, mamaya na yan. Wow! Ano po yan? Tikman mo, masarap yan. Paborito ni Omar yan eh. Ayan, ayan, sige. Kuha ka. Pwede mo lang kamayin yan, ganyan oh. Sige, kinakamayin. Ang sarap po pala nito. Gusto ko to. Sige, kain ka lang ng kain. Marami pa sa kusina. Sige lang. Sa'yo na rin to. Sabi po ni Omar, Muslim daw kayo. Pilipino po ba ang Muslim? Oo naman. Talaga? Eh, ba't iba yung itsura niyo? Bakit naman iba? Hindi ba kami mukhang tao? Mukha kayong tao. Cute nga si Omar eh. Sabi ni Daddy, iwasan ko daw yung mga Muslim. Bakit naman? Ewan. Pero kahit Muslim kayo, I think you're nice. Salamat. Oh, sige, kain pa kayo ha. Pupunta lang ako ng grocery ha. Pagkatapos babalik ako agad. Omar, kain na! Alice, Pilipino ka ba? Oo. Eh, bakit hindi ka marunong gumamit ng pok kapag kausap mong matanda? O sige, kain na! Ha? O babalik ako agad ha. Pagkatapos mong kumain, aral ulit ha. Sige. All I'm saying is willing ako maglabas ng pera. Kasi alam ko naman pagkatiwalaan ng mga kasama ko eh. Teka, teka muna, Ali. Hinahinay ka sa pagsalita mo. Ano ba gusto mong palabasin? Teka lang, paring admin. Walang ibig sabihin si Ali. Anong wala sinasabi mo? Alam mo, paring George, kung ako lang magdidesisyon, we don't need another person in this business. Gulo lang yan eh. Teka lang, teka lang. Hindi ba nagkausap na tayo, malinaw na ang lahat? Magiging isa sa partner natin? Yeah, you forced me into it, pare. Hindi totoo yan, pare. Malaki may tutulong ni Ali sa atin. Malaki yung tutulong sinasabi mo. Alam mo, kung gusto mo lang malaman sarili ko opinion, mabigat ang dugo ko sa mga Muslim. Hello? Yes, Dean Espeo. Who said that? Oh, I can see. Okay, we'll tell George. Okay, bye. Ano sabi ni Spero? Tinatanong niya kung si Ali daw gagawa ng plano sa University Annex. Dean Espejo? Ako kasi nag-redesign ng ancestral house niya. Eksakto! Gustong-gusto niya yun eh. Nasabi ko nga sa kanya na dumating ka na sa bansa. At sigurado ako, sa'yo ipapahawak yung University Annex. Ali, welcome. Salamat.
ko lang yung mga papeles doon sa lamesa ni Alwin. Sa tingin mo, pipirmahan niya yun? Eh, wala naman siyang choice eh. Kailangan ka namin. Hindi rin tayo sigurado doon. Ano ka ba? Si Alwin, pera lang ang katapat niyan. Makapagpasok ka ng malaking pera, eh wala siyang dahilan para tanggahin yung pagiging partner mo. Hindi kasi iniisip ko kung... Oh, ako naman ininsulto mo yan. Pag nag-solo ka, ditiklop kami sa'yo. Ayaw mo nun, meron kayong instant competition. Ali, sa magkaibigan, hindi uso yung competition. Eh, may partner ka naman eh. Oo nga, si Alwin, ikaw, tatlo tayo. Hindi ka ba naniniwala doon sa sinabi ni Ernie Baron? Power of three. Power of three? Power of three, believe me. George naman, ang baduy mo pa rin hanggang ngayon. Tsaka, patay na si Ernie Baron. Patay na ba siya? Hindi ako nakapunta. Ano ang kinamatay ba niya? Parang Alwin, napirma mo na ba yung papeles? Let's make a deal, pare. Anong klaseng deal? Eh, kailangan patunayan muna na Muslim na yan, na may binatbat siya. Teka lang, ano ba ibig mo sabihin? Ba't di mo pa ako tumbukin? Eh, yung... Alam mo ibig ko sabihin? Yung magpasok muna siya ng pera, tapos gamitin niya yung galing niya at lahat ng mga connection niya yun. Baka magbago pa isip ko. Teka lang. Di ba nagkaliwanagan na tayo na si Ali ay partner na natin? In principle yun, pare. Pero kailangan ko muna pirmahan lahat ng mga papers para pumayag ka sa sinasabi ko. Kasi baka mamaya, bumahag yung buntot mo, eh wala naman palang binatbat yung Muslim na sinasabi mo, di ba? Ganyan ka ba talaga? Paring George, original partners tayo. Since then, magkasama tayo. Oo, alam ko yun, paring Alwin. Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung future ng firm natin. Oo, exactly my point too. So, payag ka na. Diyan ba, anak ko? Sino po sila? Hinahanap ko si Alice. Kayo ba ang tatay ni Alice? Alika. Alice! Alika na. Umuwi na tayo. Anong ginagawa mo dito? Dad, classmate ko po si Omar. And so? Eh, paalam naman po kay Mami eh. Pinayagan niya naman ako eh. Pinahatid niya pa nga ako kay Yaya dito eh. And we're just doing our assignments. Dad, magaling si Omar, lalo na sa math. Halika na. Umuwi na tayo. Halika na. Daddy naman eh. Umuwi na tayo! Halika na! Sandali lang ho. Excuse me. Kumain muna ho kayo. Ikaw ba asawa ni Ali? Kilala niyo ho ang asawa ko? Tingnan mo naman ano. Pag natagpo naman ho, but a small world. Muslim ka rin ano. Opo. Bakit? Muslim din kami. Alice, di ba ilang beses ko na sinabi sa'yo, huwag kang makikihalubilo sa mga Muslim. Ha? Understand me, Alice? Halika na! Let's go! Umuwi na tayo. Halika na! Ito yung daddy ni Alice. Alam mo, mabait yun. Makakasama ko nga siya sa work eh, kasi architect din siya. Siguro... Tay, bakit po ba tayo naging Muslim?
Sige, sandi. Nakausap mo ba ang anak mo? Sa mangloob ni Omar. Ano sinabi mo? Alam mo, Ali, matagal tayong nawala dito sa Pilipinas. Madaming bagay ang nagbago. Madaming bagay ang naging moderno. Pero ang sakit isipin na nananatiling makitid ang isip ng ibang tao. Alam mo, may dahilan naman si Alwin eh. Dahilan? Anong dahilan niya? Bakit? May ginawa ba tayong masama sa kanya? Wala. Oh, eh wala naman pala eh. Anong karapatan niya para ganunin tayo? Alam mo, magpakumbaba na lang tayo. Magpakumbaba? Ali, nagpakahirap tayo sa ibang bayan para gumanda ang kinabukasan natin. Tapos, ganun-ganun na lang, isasakripisyo natin ang ating sense of pride. Sana lang talaga, Ali. Sana lang talaga. Hindi tayo nagkamali sa desisyon natin bumalik dito sa Pilipinas. Pare, kumusta yung anak mo? Kailangan ng dugo eh. Ano sabi sa ospital? Wala, naghahanap pa. Eh di ba napaka-rare nung blood type niya? Pare, mas maganda pa siguro, pumunta ka na ng ospital. Ako nang bahala dito. May iwas na ako sa gulo, pare. Pero pare, kailangan din ni Ali na pumunta sa ospital para mabantayan din yung anak niya. Inis ako eh. Sabi ko na nga ba, Muslim na yun eh. Pare, walang may kasalanan. Aksidente ang lahat. Malas yung Muslim na yun, pare. Aksidente naman ang lahat eh. Walang gusto mangyari nun. Hindi natin alam kung kailan, kung saan. Ang pinakamaganda niyan, mahuli dapat yung nakahitin lang sa mga bata. Hindi yun, pare. Ilang beses ko na sinabi doon sa anak ko, huwag na makikipaglaro doon sa Muslim na yun eh. Di ba? Lagi na lang ganun eh. Muslim na lang, pare. Muslim na lang. Bakit ganun? Ha? Nakausap ko na yung doktor. Ang sabi niya, okay na daw si Omar. Minor bruises lang naman daw. Pero si Alice, inoobserbahan pa. Naalala mo ba nung unang nakita tayo sa Dubai? Pareho tayong natawa nun. Kasi, iisang lugar yung pinanggalingan natin, tapos sa ibang bansa pa tayo nagkakilala. Sabi mo, noon ka lang nakakita ng Pinoy na malungkot ang mata. Sabi mo, ang mga Pinoy, hindi marunong malungkot. Alam mo, buong buhay kong tinatanong sa sarili ko kung bakit naging Muslim ako. Parang lahat ng tao galit sa akin dahil Muslim ako. Buting tao naman ako. May pinag-aralan. Marunong makipagkapwa. Nakarating na ako ng Dubai pero ganun pa rin. Tapos tatanungin ako ng anak ko kung bakit siya naging Muslim. Hindi sumpa ang pagiging isang Muslim, Ali. Alam ko. Sumpa ang mawalan ka ng pagmamahal sa sarili mo.
nagsikap ako. Nagsikap tayo para gumanda ang buhay ni Omar. Kung talagang may mga tao dyan na makitid ang utak, pwede naman tayo mag-ibang bansa, di ba? Punta na ako dyan. Good, good, good. Okay, bye, bye. Pare, kamusta si Alice? My wife said she's fine, pare. Nakakuha ba ng dugo? Saan galing? Don't tell me. I have to thank Ali, pare. I have to thank him. Liligtas niya buhay na anak ko, pare. Wow, ganda niya na. Are you going to be an architect? Oo naman. Parang tatay ko. Gagawa ko ng mga magagandang bahay. Oh, nandito na ang specialty ko. Tikman ninyo. George, oh, yung paborito ko rin yan. Diba? Ay, chicken yan. Yan ang specialty rin yan namin mga Muslim. Ba't ayaw mo ba, Alwin? Siyempre naman ako sarap niya. Malalagpasin ko ba naman niya? Siyempre, luto ng asawa ko yan. Masarap yan. Kumuha kayo, oh. Ito, ito. Try mo to. Try mo yan. Ito. Ito yung ice cream. Ay, mga bata. Alito muna, kain yan, na kayo. Try mo yan. Yan. Kain na kayo. Oo, umupo na kayo doon. Baka mabulunan siya. Ayan, tara. Ay, kayo. Ikaw. Alito, oh, George. Alito, kita, ha? Oh, buo mo nga yan si Jesus. Okay na. Itong tartong ice cream. Pwede ka na dyan? Talaga ito si... Okay na. Ito. Ayan. Subukan mo. Hindi, maganda yan. Palakay mo. Kainin mo. Sana'y magtagumpay handog sa iyo ng pag-ibig kong tunay. Malayo man tayo, magkayakap pa rin sa aking panala. Kayo'y aking kapili. Sa aking padala.